Good morning, good morning. Nandito tayo. 26 of July. So, Monday ngayon. Sobrang init. Nandito pa rin yung aking peanut butter. Kasi katatapos ko lang naligo, then nag-breakfast, tapos kumain ako ng bread, tsaka nag-umawa ng itlog, ganyan. Simply ano lang naman breakfast, dahil sa init na ito. Mamaya siguro, pupunta ako mag-shopping ako kaunti para sa aking paglalakbay. Oh, kasi ano ngayon, 26 na, ipapasok ko lahat yun sa maleta. Pag-practisan ko siyang ipasok, iligpitin. Tapos yung iba, i-post ko yung, ipadala ko sa post office yung iba. 5 days or 7 days lang naman yan. So, ang ano, hindi ko kasi alam kung ano ang aking bibilhin para sa aking. Yung aking anak, yung nabili ko sa kanya is yung panloob lang muna. Kasi hindi ko talaga alam. Hindi naman nagsasalita yung bata. Yung para sa aking manugang, alam ko ang gusto niya. Tsaka yung sa aking apo na ano ko na lahat. Pero yung sa yung aking anak talaga, hindi ko alam. Yung mga ano lang, yung mga panloob na nakabili na ako sa kanya. Kasi mahal masyado din yan sa Germany. Ano? Itong ano, susunduin yung aking eldest, dahil nakabook na yung ticket niya rin kahapon, kagabi, internet niya nabook, darating siya ng October 21 dito sa Turkey, kasama yung kanyang nobya, magpapahinga sila dito ng 10 days hanggang 30. 21 hanggang 30 nandito yun sila. At dito magpahinga at magsha-shopping, yan lang naman kailangan nila. So hindi ko na siya tawagan pag nandoon ako sa ano sa bahay sa Germany, dahil doon kasi ako ano sa bunso. Doon ako naka-registered sa bunso kong anak. Kaya yung aking eldest, hindi kami magkita doon sa August, dahil 5 days lang naman ako doon at ayaw ko rin na maistorbo yung aking anak at manugang, dahil sila both nagtatrabaho sila. Si ano nga, yung aking manugang home office nga siya, pero may anak siyang inalagaan. Yung aking anak din naman, dahil yung kanyang posisyon sa opisina ay mataas talaga masyado, kaya ano siya, yung busy. Tsaka gabi na yan kung uwi. Kaya, ano, sa palagay ko may mag-holiday siya. Habang nandun ako, may holiday siya. Kasi, 5 days lang naman kami magkasama sa bahay, magkita. Minsan nahiya din ako, dahil pag nandun ako, yung mga anak ko, lalo na yung aking bunsong anak, siya ang nag-alaga talaga. Siya ang namamalengke. Kasi, ang kinakain normally ng manugang ko, hindi yan kumakain ng baboy kasi taba. Kinakain yan ay very light manok, karning baka minsan lang. Pero kasi pag nandoon ako, yun ang ano ng aking anak. Sinasabi niya doon sa aking manugang, habang nandito ang ako, ang ina, ay dapat susundin, kakainin natin kung ano ang gusto niyang kainin. So, eh, mahilig tayo sa karneng baboy. Kaya ano, naawa ako sa aking manugang, dahil magtiis siyang kakain din ng karneng baboy, dahil nandoon nga ako. Minsan, pag ako naman nagluluto sa kusina, kasi ako minsan nag-offer magluto, pag nagawa, kasi mahilig yung anak ko ng ano, yung tocino, si Marcel mahilig talaga yun, na yung tocino, na yung pork belly na gawin tocino, mahilig yun masyado. Ayun, bibili kami noon at
pag ako ang nagagawa, bibili din ako ng ano, yung manok para sa aking manugang, yung fili ang bibilhin para gawing tosino. Yun. Natutuwa din siya dahil hindi na siya kakain ng baboy na yun. Tapos pag ano lang, pag winter kasi, sa bagay itong August hindi winter, hindi kami kakain ng green kale, ano? Dahil yung green kale kasi kakainin mo sa winter. Haharbisin lang kasi yan pag yung first na pag ano ng snow, patak ng snow, saka mo paharbisin yung ano, yung green kale na yon. Mayroon green kale na dilata. Mabili yan dilata. I-google nyo green kale. Tapos mabili mo yan dilata. Lalagyan mo ng ano, masarap yun, Diyos ko, pag winter. Kasi lalagyan yan dito yung smoke na schweinebacke. Yung ano ng baboy yun dito. Tsaka ano, yung smoke na pork belly. Mga sausage. Oh, yung pingel na sausage. Oh, ang sarap talaga. Ay, nako. Yung aking manugang, hindi siya kumakain talaga niyan. Napipilitan lang siyang kakain ng ganyan kapag nagnoon ako. Wala naman siyang ano, reklamo. Kaya ano, eh ngayon, dahil nga 5 days lang ako doon, eh, at saka sa bagay magkita naman kami ng aking eldest na anak. Sa October, pupunta sila dito kasama yung kanyang nobya. Hindi ko na siya tawagan. Sinabi ko rin sa aking manugang na wag na. Kasi sa bagay, kahit dada ako ng dada dito sa aking ano, hindi naman sila nakakaintindi, no? O yung aking mga relatives lang na nasa Pilipinas. May relatives din ako nasa Pilipinas. Mayroon sa Amerika. Mayroon din sa Dubai. Kuwait. May pinsan ako dyan na may kumpanya siya. Siyang may-ari ng kumpanya. Hindi siya nagtatrabaho dyan. Siyang may-ari. So, ayan. Sila. Nakakaintindi. Pero yung aking ano, hindi nakakaintindi. Kaya sabihin ko na lang na sinabi ko doon sa aking manugang na huwag na siyang i-inform na ako ay darating sa 19. Ng, ano, para hindi na rin sila ma-stress. Kung magkita sila, anytime naman sila magkita dahil magkalapit lang naman sila eh. 50 kilometers o 75 kilometers lang naman yung gap ng kanilang ano. Kung magkita sila, magkita. Eh, ba't sila magkita pag nandoon ako, ano? Kaka-istorbo yan. Tsaka alam ko naman yung aking anak, mahilig yun sa ano, yung very private kasi din siya. Magsama kami yung aking bunso. Palagi kami magsama mag-market kasi sabi niya, anong gusto mong dalhin, anong gusto mo. Pero pag nandun ako, habang nandito pa ako sa ano, sa Turkey, binibili na ng, namimili na yung aking manugang ng aking sun paste, yung aking Elmex, kasi Elmex talagang ginagamit ko kasi may problema ako sa aking gums, ano, kaya Elmex ang ginagamit ko na ano, sun paste. Namimili na yan siya kung ano, yung mga libro na hindi ko pa nababasa. Alam naman niya kayong bago na libro. Alam naman niya na hindi ko yan mabili dito. Na mayroon na ako niyan. Bibili na siya para ano. Tsaka yung aking room, naka-ready na siya. Malinis na masyado. Yung mga tuwalya, yung ano, yung aking chinelas, nagagamitin ko everyday. Nandoon na. Yung basta nandoon na lahat sa aking kwarto. Ganyan talaga ang manugang ko talaga. Hindi yan ano. Tsaka yung bedsheet na fresh talaga inano niya. At tsaka yung bintana naka-open na para yung fresh air na papasok o ano. Ganyan siya mag-alaga sa akin. Tsaka alam niya na ano ang aking iniinom, mahilig ako na sa tubig. minsan nag-offer siya sa akin yung sabi, kasi minsan sa gabi nagiinom silang mag-asawa, ano na ano, nakaupo sila diyan, kwentuhan, inom.
At saka minsan nag-o-offer si ano yung baso niya ibigay niya sa akin, sabi niya, mo titikman mo yan. May bago silang mga ano yung pakulo na inumin ba na yung gin with ano, basta may hinalo siya doon yung limete, yung lemon na ano, yung green, hinalo niya. Masarap, pero hindi naman ako uminom ng alcohol, kaya sabi ko, hindi. Oh, natikman ko, pero hindi ako kasi ano dyan. Oh. Yun lang ang ano. Mula nung nagpunta na ako, nandito ako sa Turkey, hindi na ako nag-ano talaga, hindi na ako uminom ng alcohol. I dapat papayat ako masyado ano dahil wala nang alcohol. Pero nung nag-tennis pa kasi ako, mahilig ako sa ano yung pag after tennis nag-ano kayo, kaupo kayo diyan, inom kayo ng beer, inom kayo ng wine or ganyan. Eh dito sa Turkey wala ka naman kalaro na ano kasi naglaro ako once, isang beses, tatlong beses ako naglaro doon sa ano sa Encirante. Eh itong Encirante kasi may 1, 2, 3, tatlong tennis court yan. Tapos sa tabi noon, yung malaking police station, yung malaking police station talaga doon sila na, doon naka-park yung kanilang mga motor. Basta malaki. Parang main yata ng ano nila, station. Eh, sila ang naglalaro. Eh, minsan naglalaro ako mag-isa doon sa wall. Kasi may ano doon, may wall doon na pwede mong laruan. Tapos nakikita niya ng mga pulis na ako'y naglalaro. Ini-invite ako, pwede ba tayong maglaro? Sabi ko, okay. Oh, laro. Tapos bibigyan ka na, mag-schedule naman sila. Pwede ka ba next ano, next day? Laro ka din. Oh. Tapos next ano, pag after laro, schedule na naman. Eh, sabi ko, puro naman ito mga lalaki. Uy. Eh hindi na ako ano na next time may alibay na ako na sabi ko wala akong kotse ganyan. Oh, yung alibay ko eh hindi na mula noon wala na, hindi na ako naglaro talaga ng tennis. Give up ko na completely. Yung dala kong racket, tatlo yung dala ko galing sa Germany na racket. Binigay ko yung isa doon sa isang Pilipina na naglaro ng tennis. Yung isa naman binigay ko sa isang doktor na ano, kasi once, isang beses naglaro kami nung yung ano, eh wala siyang dalang racket. Eh yung aking racket na professional, sabi ko ibigay ko sa kanya. Kasi tatlong professional racket yun eh. Binigay ko sa kanya, nagustuhan niya, eh sabi ko ibigay ko na lang kasi hindi naman ako, hindi na ako nagtitennis. Oh. Ayun, mula noon, hindi na ako naglalaro. Hindi na talaga. Tapos na ang ating ano, kasi hindi naman tayo mga bata pa natatakbo-tatakbo dyan, ano. Kayang-kaya pa naman tumakbo, pero hindi na. Ano, mas mabuti na itong maging normal ano na ating ating buhay. Ayan na lang, naglalakad tayo pag maganda na yung weather. Pero dahil sa init na ito, maawa kayo sa akin. Hihingalin ako ng parang aso. Ay, pangit naman yung... sasabihin ko magyabang ako na kayang-kaya ko pa ano, tapos katapusan ng ano hindi niyo makikita sa camera, hihingal ako na parang akong aso na naubusan ng tubig. Kaya ano na lang, okay, thank you for watching, para may upload lang ako sa aking YouTube channel. Thank you, maraming salamat. Ay, mainit ang panahon. Thank you. Please comment, like, and subscribe. Salamat!